Yo, what's up mga katinta? Dito tayo ngayon sa tattoo shop ni Bloody Art Tattoo para i-review natin ang kanyang bagong motorsiklo na Dominar 400. So, parang okay lang ba na ako ang magre-review ng iyong bagong motorsiklo? Walang problema, Mototinta TV. Ikaw talaga ang gusto kong mag-review ng aking bagong Dominar. So, sana magustuhan nyo. So, lahat po ng aking subscribers, maraming salamat. Please do like, share, and subscribe to my channel, mga katinta. Jan ha! Yo, what's up Internet World? Mototinta TV nagbabalik muli para sa ating bagong edition ng Moto Review. So, yun nga mga katinta, no? Ito na nga, gamit na natin itong Dominar 400 2018 model. Hindi ko po siya brand new na nabili mga katinta, second hand lang po siya. Pero, kaya ako siya nagustuhan dahil napaka low yung odometer, nasa 6,000 lang, 6,000 plus pa lang nakuha ko. So yun, sariwa siya. At yung unang may-ari kasi bihira niyang gamitin, naka yun, naka garahe lang dun sa loob ng bahay nila. Tsaka makikita mo naman yung appearance niya, okay, wala siyang dents, walang gas-gas or something. Kaya ako siya nagustuhan na kunin. Well, baka nagtataka kayo kung bakit Dominar 400 ang nakuha ko. It's because isa sa pinaka-reliable na 400cc na motorcycle mga katinta, no? Pagdating sa maintenance, yun, mas magaan siya sa maintenance compare sa mga ibang motorcycles. At ever since kasi mga katinta, I've been a Bajaj Kawasaki fan. Kasi yung pinakaunang motorsiklo ko is Rouser 135. And then nag-upgrade ako sa Rouser 180. Tapos nag-upgrade ulit ako from Rouser 180 to NS200. Yan. And then RS200. Yan. Yan, puro budget siya mga yan, mga kapatid. Puro Kawasaki budget. So, siguro halos lahat na ng model ng Rouser na subuhan ko na Bajaj, baka yan naman. So, yun nga mga katinta, and then, ito na, Dominar 400. So,
legit na member ng Rouser Club sa Philippines since day 1 na nagkamotor ako ng Rouser 135. At ang masasabi ko lang, yung gaya na mong sinasabi nila nasirain, nasa sa'yo naman yan eh, kung paano mo i-maintenance yung motor mo, paano mo alagaan, eh kung hindi ka maalaga eh, talagang susiraan ka niya. Susiraan. Oo, yun niya. Kaya na in love ako dito kay Domeng. Kasi matagal na ako nagre-review. Trinay kong mag-shift sana ng ibang brand. Kaso ang problema kasi, yung isang brand na gusto ko is walang service center dito sa atin. Well, isa siyang 400cc din, 2-cylinder, ayan. Pero hindi ko nababanggitin kung anong brand yun. So, sinasabi ko lang muna yon yung brand na yun, dahil hassle sa pagbiyahe, sa malayo. Para makapag-maintenance lang, ganun. Eh, si Bajaj Kawasaki kasi may madaming service center dito sa atin eh. Yun, isa dun sa taga Quirino na si Sir Rudy Canto. Kung napansin niyo yung unang video ko nun eh, nahagit ko siya ng camera nun na dumaan ako sa bahay nila. At yun, dun yung garage niya. So, pagdating sa change oil, 1.6 liters ang kailangan at yung oil filter niya is match siya sa filter ng NS200 or RS200, yan. Kaya, madaling hanapin yung pyesa niya. Pagdating sa speed naman, okay naman, nakakapag 120-125, sapat na yon. At yung torque niya kasi, yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito dahil malakas siya sa arangkada, mga katinta. Or kahit sa mga akyatan, pag overtake ka, hindi ka niya bibitinin. Despite nga sa 400cc yung makina. Well, actually 373 yung nakalagay sa rehistro niya. Pero yung mga bagong Dominar ngayon na nagsisilabasan is 400cc na yung nasa papel. Sinasabi nilang 2021 model, pero kung titignan mo naman yung appearance from makina, walang nabago sa 2018 model eh. So, bali ang nangyari siguro, opinion ko lang ah, nung nagkaroon ng issue si Kawasaki sa 373cc na hindi makakapasok sa expressway is siguro hinold muna nila yung mga units ng Bajaj Dominar, tapos inayos bago nila ulit nilabas sa market. So, parang ganun yung nangyari, mga katinta. So, yun sa'yo. Paano yan? 373cc. Paano mo? I-upgrade mo pa ba? Siguro, hindi na muna mga katinta, no? Dahil hindi naman tayo nagpupunta ng Manila. Hindi naman tayo dumadaan ng expressway. Nangyari sa side mirror ko. Ay, natanggal yung side mirror. So, yun nga, hindi naman tayo pumupunta sa expressway, mga katinta, no? Bulsa mo muna. Ayan, wala. Natanggal yung 2 million side mirror ko. Balik ko lang sa stock to. So, yun, bumili nga pala ako ng side mirror. Salamat, Shopee. At salamat, Shopee. Ang galing. Tanggal ka agad, reset.
sana ba tayo? Ayun, so i-upgrade ko ba ng 373cc to 400cc itong CR ko? Well, siguro darating tayo dyan, pero as of now, okay naman eh, kasi hindi naman ako bumibiyahe ng Manila, hindi naman ako dumadaan ng expressway. Ano yun? Pero kung may pagkakataon, bakit hindi, di ba? Sino ba naman ang may ayaw na makapasok sa expressway? Dahil magkamulat tayo ng motor, pinangarap natin yun nga, makapag biyahe doon. Alam mo, maalala ko nung bata kami, nung sinasama kami ng mga magulang namin sa Manila, is pag nasa expressway na kami, ayun, tuwang-tuwa ako pag nakakita ko ng motor doon na dumadaan. Kasi may ilan-ilan eh. Ayun, may makakita ka lang ng isa, dalawa na nakamotor doon, eh talagang wow. Kasi yung unlupet. So hopefully, sa mga darating na araw, mga katintay, is ma-upgrade nga natin to, 400cc. Ang kailangan daw eh, kailangan ng certification from Kawasaki na i-attach mo sa registration mo. Yun, ganun yata yun, hindi ako nagkakamali. Eh, ang problema, hindi pa tayo makapunta ng Manila gawa nga ng pandemic. Ang hirap bumiyahe, mga katinta. So, sa ngayon eh, enjoy muna natin tong 373cc niya. So, shoutout nga pala kay Sir Tough Daddy. Yan, subscribe ko kayo saan ng channel, mga kapintay, no? Tough Daddy. Bali ka, member ko din siya sa Roster Club of the Philippines, mga kapintay. From Isabela. Tayo ngayon kay Domino to at kukunin natin yung mga stickers na pinagawa natin sa kanya. Yung stickers! Alam mo, sikat! Ayaw, bilang papasalamat lang naman sa mga subscribers natin na nag-subscribe sa atin. Kung nadadaanan nyo kung mga kapit ay may libreng sticker kayo para sa akin. Shoutout din pala kay Insan Jer Motovlog. Salamat sa pag-shoutout na nakaraan. Yan, si shoutback kita ngayon. Libreng tinta. Sabi niya kasi, libreng tinta eh. O sige, punta ka sa bahay, Insan. Bigyan ka ta ng tinta ng ballpen. Biro lang, biro lang. Sige, sige, pag-usapan natin yan. Walang problema. So, balik tayo mamaya mga katinta at problema kasi naiwan ko yung battery spare. Itong battery lang ang nadala natin. Kailangan natin mag-save ng battery at medyo malayo pa ang biyahe natin. Alright, see ya! So, Domi, meet Domi. Dominator, meet Dominar. Ha? Ginagawa mo! Ito Ajay, EFI na. Drive ni Domi Moto yung ating Dominar, mga katinta. A few moments later. So, ano pong masasabi mo, Sir Domi Moto? Sana ako.